Alam nga natin na mainit na usapan nga ang topic na best player sa NBA. Ang lahat niya ay may kanya-kanyang opinion kagaya na lamang na ito ni JJ Redick. Sabi niya nga yung nagawa nga daw ni Kevin Durant matapos ang kanyang Achilles injury ay grabe nga daw at matindi. Sa mga mata nga daw na ito ni Redick bilang NBA player at pati na rin sa mga mata ng ibang NBA player na kanyang kaibigan ay itong si KD nga daw ang best player ngayon sa NBA at ang ibang mga player na lang daw ay nagko-compete parang sa second spot sa likod nito ni Kevin Durant. Ayon nga mga idol ang sarili niyang opinion at ayon nga sa kanya opinion din ng mga ibang kaibigan niyang NBA player. At kagaya nga ng aking nabanggit kanina, lahat ng tao ay may kanya-kanyang opinion about nga dito sa topic na ito. Pati mga fans ay may sariling opinion kung sino ang kanilang best player sa NBA. Wala naman sigurong tama o mali dahil nga may sarili tayong opinion at dapat na lang sigurong respetuhin yon. Kung sa tingin ni Redick mga idol si KD ang best player, okay, para yun sa kanya. Pero para nga sa ibang mga fans sa tingin nila si Giannis ang best player or si LeBron James, ay respetuhin na lang natin din ang kanilang mga opinion. Pero kayo ba mga idol, tanungin ko nga kayo, para sa inyo, sino ba ang best player ngayon sa NBA? Komento nyo lang din ang inyong mga sariling opinion. At para nga sa ating susunod na balita na tungkol na dito sa The Legend and the late Kobe Bryant. Kahit kasi mga idol ay wala na nga siya, ay patuloy pa rin siya nagiging headline sa mga balita. At this time nga mga idol tungkol nga sa kanyang naging investment noong taong 2014. Nag-invest nga daw siya ng 6 million sa company na Body Armor na parang Gatorade niya. Parehas nga sila na sports drink ang tinitinda. At ngayon mga idol 2021 ang kumpanyang Coca-Cola ay binili nga ang sports drink company na Body Armor sa halagang 5.6 billion US dollars. At yung naging investment nga mga idol ni Kobe Bryant noong taong 2014 na 6 million ay ngayong 2021 nga ay may halaga na ngang 400 million US dollars. So halos nga naging times 70 yung 6 million lang neto ni Kobe. Hindi nga natin alam kung saan mapupunta ang yaman niya pero sigurado sa tingin ko mga idol sa kanyang ang pamilya. So congrats nga mga idol dito kay Kobe Bryant, nag-pay off nga yung investment niya noong taong 2014. At para nga sa ating panguling balita ngayon mga idol, ito nga ang mga fans ng Philadelphia 76ers ay may sinasabi na ang kalaban nila ang Portland Trail Blazers. Pakinggan nga natin to mga idol. He's capable of just leaves defenders so vulnerable. So sumisigaw nga ang mga Sixers fans ng We Want Lillard. Gusto nga nila na itong si Lillard ay matrade papunta dito sa Sixers at ang posible lang yan mga idol kung ititrade nga netong Sixers itong si Ben Simmons papunta sa Portland Trail Blazers. Pero ang tanong nga mga idol, papayag ba ang team ng Portland na si Ben Simmons ang kapalit neto ni Lillard? Hindi natin yan sigurado at sa ngayon nga ay nangangarap pa lang itong mga Philadelphia 76ers fans. So yun nga muna mga idol ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!